Hello, welcome again sa aking YouTube channel, and of course today meron na naman tayong panibagong true crime story. This will be my first international true crime story. Yung kwentong to, una ko tong nabasa randomly sa Facebook feed ko, just like after graduation lang yata yon, and super hindi ako makapaniwala dun sa kaso na ito kasi pag nalaman nyo, nakilala nyo kung sino yung involved sa case na to, eh, malamang sa malamang, iisipin nyo ba kung talaga bang nangyari to? Pero, yes, totoo po, nangyari ito sa totoong buhay. So, without further ado, let's start with today's true crime story. Si Skylar Netnis ay isang 16-year-old girl na nakatira sa Star City sa may West Virginia. Siya ang nag-iisang anak ni na Mary Nis at ni Dave Nis. Si Mary Nis ay nagtatrabaho bilang isang admin assistant sa isang cardiac laboratory. Samantalang si Dave naman ay nagtatrabaho bilang isang product assembler sa Walmart. Si Skylar ay nag-aaral sa University High School sa Monongalia County, West Virginia, at nangangarap maging isang criminal lawyer sa kanyang paglaki. Nung una, nung pinagbubuntis ni Mary si Skylar, natakot siya dahil hindi niya alam kung handa na siya at kung ready na ba siyang maging isang mabuting ina. Pero nung makita niya na yung baby na si Skylar, dun niya nasabi na it was an unconditional love at first sight. Sobrang close ni Skylar sa nanay niya dahil na rin siguro sa maraming pagkakapareho ng kanilang ugali, kagaya na lamang ng kanilang sense of justice, at yung pagiging stubborn nila or yung matigas yung ulo. Siya din ay close sa tatay niyang si Dave, pero masasabi ng tao na mas malapit talaga siya sa loob ng kanyang ina. Sabi ng mga magulang at mga kaibigan ni Skylar, si Skylar ay isang tao na maalagain, very sensible siya, at saka napaka-empathetic niya. At meron siyang opinion sa mga bagay tulad ng racism or bigotry. Meron siyang mga naging kaibigan noong pagkabata niya. Una ay si Morgan Lawrence. Sabi ni Morgan, itinuturing niya bilang kapatid si Skylar, pero katulad ng ibang bata, habang lumalaki sila, eh, unti-unting lumayo na din yung loob nila at syempre nagkaroon na sila ng mga bagong kaibigan. Isa pang naging kaibigan ni Skylar at ang tinuturing niya ngang best friend ay si Sheila Eddy. Nagkakilala si Sheila at Skylar noong 8 taong gulang pa lamang si Skylar. Nagkakasama sina Sheila at Skylar sa The Shop Neighborhood House. Isa itong community center na pinupuntahan nilang dalawa tuwing summer. Bukod sa pagkakaibigan nila, magkakilala din ang nanay ni Skylar na si Mary at ang nanay din ni Sheila na si Tarek Landenen. Magkakilala sila noong teenager pa lamang silang dalawa. Si Sheila, kagaya ni Skylar, ay nag-iisang anak din. Siya ang nag-iisang anak ni Tara at Greg Eddy at siya ay lumaki sa Blacksville, West Virginia. Yung Blacksville ay isa sa mga lugar na naghirap nung isara yung mga minahan doon. Na-involve sa isang car accident ng tatay ni Sheila at dahil doon nawalan ito ng kakayahang magtrabaho. Sa taong 2000, napagpasyahan ni na Tara at Greg Eddy na mag-divorce at si Tara naman ay nagpakasal uli, this time kay James Glendenen. Matapos ikasal kay James, lumipat yung pamilya sa Morgantown at si Sheila ay nag-aral sa University High School kung saan din nag-aaral itong si Skylar. At doon uli sila naging matalik na magkaibigan. Si Sheila ay nakakabili na ng mga bagay na pinapangarap niya lang dati at hindi niya nabibili dahil mas may kaya yung kanyang bagong stepfather na si James. Kumpara dun sa buhay niya noon kasama yung kanyang amang na aksidente. Dito ay nagsimula siyang mas maging confident sa sarili niya at napansin ng karamihan na dito na rin siya nagsimulang maging showy when it comes to her sexuality. Ang sabi ng mga kabataan sa high school nila, sikat na sikat sa boys itong si Sheila pero hindi masyado sa mga girls na kaklase nila. So, nung time na to, masasabi talaga ni Sheila na si Skylar lang yung malapit na kaibigan niya na babae. Yun ay bago dumating sa buhay nila, si Rachel Schoaf, isang redhead na teenager na nagmula sa Chitley. Si Rachel, kagaya ni na Skylar at Sheila, ay isa ring only child.
kagaya naman ni Sheila, nag-divorce din yung mga magulang niya na sina Rusty at Patricia Shoaff. Maraming extracurricular activities itong si Rachel bilang isang aspiring na mga awit at aktres. Sabi nila, napaka-religyosong tao din itong si Rachel na sumasali pa sa Young Life Church activities at saka nag-aral din siya dati sa isang Catholic school, sa St. Francis Catholic School. Naging matalik na magkakaibigan sina Sheila, Skylar at Rachel, marahil na rin siguro dahil pare-pareho silang only child. At hindi magtatagal, tatawagin nila ang barkada nilang The Three Musketeers. Talaga ba? Ngayon, sa pagkakaibigan nilang tatlo, dito na din sila nagsimulang maging rebellious. So, nahilig na sila sa pagpa-party, nagsimula na din silang mag-yossi, at saka naglalasim na din sila. Bukod dito, nagsimula na din silang mag-smoke ng marijuana at sumusuway na din sila sa kanilang curfew. Ang sabi ng mga kaibigan ni Skylar, naging mahirap sa kanila yung pagkakaibigan ni Skylar at Sheila dahil unti-unti nangang lumalayo yung loob sa kanila ni Skylar. At ang sabi pa nila ay itong si Sheila ay maldita daw. Napansin din nila na may pagka-controlling nga yung ugali nitong si Sheila. Ang tawag pa ng isang pinsan ni Skylar na si Kyle kay Sheila ay bad seed o masamang binhi. Tama ba? Ganun din ang sabi ng mga kaibigan ni Rachel na sinisisi si Sheila sa pagbabago ng ugali nito. Ang pagkakaibigan nilang tatlo ay magkakaroon ng lamat simula ng isang sleepover na nangyari nung kanilang sophomore year. Nangyari ang sleepover nito sa bahay nila Rachel sa August 16, 2011. Matapos matulog ng nanay ni Rachel na si Patricia, uminom ng vodka itong tatlong to at nagpakalasing. Now, hindi ko muna ikukwento kung ano yung nangyari ba sa gabing yun kasi wala pa namang napapatunayan. Puro haka-haka lang din kung ano ba talaga yung nangyari sa sleepover na ito, pero babalikan natin yan later. Nagising ang nanay ni Rachel na si Patricia at bumaba dahil naririnig niyang nag-aaway at nagsisigawan na itong tatlong magkakaibigan. So, inutusan niya si Rachel na makyat na at matulog dun sa kanyang kwarto. Maya-maya, bumaba uli si Patricia para naman patahimikin itong si Skylar at si Sheila na tuloy-tuloy pa rin sa pag-aaway. Matapos ang nasabing sleepover, nagsimula nang maging mas close si Sheila kay Rachel. At nagsimula na nga ding ma-isolate sa kanilang dalawa si Skylar. May mga times na mag-uusap si Rachel at Sheila kung anong susuotin nilang dalawa at hindi nila sasabihan si Skylar. Kaya ang ending, magmumukha siyang outcast. Also, nung mga time na to, merong boyfriends sina Rachel at Sheila. Kaya kapag sinasama nila si Skylar kasama ang kanilang mga boyfriend, nagmumukha naman itong singit na 5th wheel. Very active sa social media yung magbabarkada, pero lalong-lalo na itong si Skylar na mahilig maglabas ng salupin niya sa Twitter. Sa mga tweets niya, makikita na meron ngang tensyon sa pagitan nilang tatlo, pero mas lalo na kina Skylar at Sheila. Noong August 21, 2011, nag-tweet si Skylar na meron siyang alam na sikreto. Pero hindi niya sinabi kung para kanino ito. Isang linggo ang makalipas, noong August 28, 2011, nag-tweet na naman itong si Skylar na mukhang patama naman kay Sheila. And I quote, "Another reason to expletive hate you. People who start expletive for no reason at all. Hashtag pathetic. A bigger expletive than I thought. Hashtag not surprising at all." Noong September 6, 2011, may isang pasabog na tweet na naman itong si Skylar, and I quote again, "I tell the whole school all the expletive I have on everyone, which is a lot." 5T. So, mukhang maraming ang T itong si Skylar. Now, noong October 2011, may nakarinig kina Sheila at Rachel na nag-uusap kung paano magtapon ng isang bangkay. Ang sabi pa, tinadong daw ni Rachel at Sheila sa kanilang biology teacher na si Mr. Demchak kung anong acid na daw ang gagamitin para tumunaw ng isang tao. Ngayon, yung mga nakarinig daw sa usapan na ito ni Rachel at Sheila ay binalaan pa daw si Skylar dun sa naging topic nung dalawa
Pero hindi na lang yun sineryoso ni Skylar. Ang pinnacle ng pag-aaway ni na Sheila at ni Skylar ay nangyari noong June 1 to 7, 2012 sa isang family beach vacation sa Myrtle Beach, kung saan walang ginawa yung dalawang magkaibigan kundi mag-away lang ng buong linggo na yun. Noong July 5, 2012, umuwi itong si Skylar galing sa kanyang trabaho sa Wendy's sa May Glenmark Center nang alas 10 ng gabi. Nag-goodnight siya at pumalik sa kanyang mga magulang na sina Mary at Dave bago bumalik sa kanyang kwarto. Walang kamalay-malay sina Mary at Dave na ito na pala yung huling beses na makikita nila ang kanilang anak na buhay. On July 6, 2012, the next day, umalis na nga itong sina Dave at Mary papunta sa kani-kanyang trabaho at hindi na nila ginising si Skylar dahil ang kala nila ay natutulog pa siya sa kanyang kwarto. Bumalik lang si Dave around lunchtime para ipahiram kay Skylar yung kanilang kotse na gagamitin nito para sa pagpasok niya sa trabaho niya sa Wendy's. Doon niya na napansin na wala si Skylar sa bahay nila at yung kwarto niya ay nakalock mula sa loob. Sa labas, nakita niya ang isang maliit na upuan na nakalagay dun sa nakabukas na bintana sa kwarto ni Skylar at dun niya na-realize na pumuslit nga itong si Skylar noong nakaraang gabi. Dali-daling tumawag si Dave kay Sheila na umamin na nakausap niya nga si Skylar nung hating gabing yon kinagabihan pero hindi niya ito nakita. Ang huling text na ni-send ni Skylar ay sa kaibigan niyang si Eric Finch at sinend niya ito nung hating gabi at 12:12, umuwi agad si Mary nang tawagan siya nung manager ni Skylar sa Wendy's para sabihin sa kanyang hindi nga nakapasok ng trabaho si Skylar sa araw na yun. Which is, hindi ganong klaseng tao si Skylar. Hindi niya ugaling umaabsent sa trabaho kaya naging suspicious ito para sa mga magulang ni Skylar. Pagka-uwi, ang balita na bumungad kay Mary ay wala na nga si Skylar sa bahay nilang mga niece at dito na silang nagsimulang mag-alala at tumawag sa 911. Tumawag uli si Sheila sa mga magulang ni Skylar para sabihin nag-road trip nga sila nung nakaraang gabi, nung alas 11, pero bumalik na rin sila sa kani-kanilang mga bahay bago maghating gabi. Sa surveillance video ng apartment nila Skylar, makikita na sumakay siya noong 12:31 sa isang nakaparadang kotse sa May Fairfield Street. Tumulong si Tara, yung nanay ni Sheila, at isa pang Star City Police Department officer na si Bob McCulley, kina David Mary, para magbahay-bahay sa Crawford Avenue, but to no avail. Nilagay ng mga pulis ang pangalan ni Skylar Nice sa National Crime Information Center ng FBI at sinubukang mag-issue ng Amber Alert para kay Skylar. Ang Amber Alert ay isang emergency alert na ini-issue sa states para sa mga kasong hinihinalang may kinalaman sa kidnapping ng mga bata. Ito ay pinangalanan ng ganon matapos ang kaso ng isang batang pinatay at kidnap sa Arlington, Texas na si Amber Hagerman, which is another story pa yun. Now ang Amber Alert ay magpapahiwatig sa lahat ng media, TV, radio, online, yung text, na magpapaalam sa publiko ng isang kaso na hinihinalang kidnapping ng bata. So medyo parang siya yung NDRRMC natin, yung mga alerts na nakukuha natin, pero sa Amber Alert, mas wide coverage pa siya. Hindi pinayagan ng status na Amber Alert para kay Skylar dahil nga sa makikita sa CCTV ay kusa naman siyang sumakay dun sa kotseng nakaparada sa Fairfield Street. So, they can rule out na yung possibility ng isang abduction. Isang police officer ang naghinuha na baka lumayas o tumakas na lang itong si Skylar according na nga rin dun sa CCTV at pinayuhan niya sina Dave at Mary na maghintay ng ilang araw at baka bumalik na din si Skylar. Hindi kinukonsidera ni Dave na naglayas si Skylar dahil nga naiwan niya yung kanyang contact lens at yung phone charger sa kwarto niya. Meaning, meron pang intensyon na bumalik si Skylar nung gabing iyon. Ang na-assign para mag-imbestiga sa kasong ito ay si Officer Jessica Colbank na nagmula sa Star City Police Department at tinutulungan naman siya ni FBI Agent Morgan Spurlock.
In-interview ng dalawa si Sheila noong July 9 kung saan inulit niya nga lang yung statement niya na sinabi niya sa mga magulang ni Skylar na nag-road trip sila ng 11 o'clock pero bumalik na rin sila bago maghating gabi. Napansin agad ni Colbank na merong mga hindi ka nais-nais na pag-uugali itong si Sheila. Napansin niya na medyo banidosa at narcissistic nga itong si Sheila. At mukhang mas interesado pa siya sa lagay ng investigasyon kesa kung nasaan na ba yung nawawala niyang kaibigan. Nang sumunod na araw, tinawagan naman ni Colbank itong si Rachel na hindi daw alam na nawawala pala si Skylar. Nang mga panahon na ito, nasa isang church camp si Rachel pero nung araw nung July 6, sumama siya sa isang boating trip kasama ang kanyang nanay ni si Patricia at ang kaibigan nitong si Kelly Kearns. At dito nga nila napansin ang sugat sa may uncle ni Rachel. Napag-usapan ni Colbank at ni Rachel na magpapa-interview siya in person pagkabalik nito sa church camp. Pero hindi siya sumupot. Nung may pagkakataon na para ma-interview ni Colbank si Rachel ng harap-harapan, inulit lang ni Rachel kung ano yung naging kwento ni Sheila. At dito napansin ni Colbank na rehearsed yung story nila sa pagkakapareho. Walang naging update sa kaso hanggang sa magsimula ang pasukan sa August 16 at dito nag-complain na nga si Mary dun sa Star City Police Department nung araw nung August 24. Dito na nag-take over si State Police Corporal Ronnie Gaskins at ang senior trooper na si Chris Berry. May mga nakawan ng bangko na naganap sa Blacksville isang buwan matapos mawala si Skylar, kaya pinaghinalaan ng mga pulis na may kinalaman ito sa kaso. Lalo na nung malaman na si Dylan Conaway, ang nakababatang kapatid ng isa sa mga robbery suspects, ay nagkaroon ng relasyon dito kay Sheila at kilala niya din si Skylar. Inimbestigahan siya bilang isang person of interest pero walang makukuha yung mga pulis dito. Inimbestigahan din niya na Gaskins at ni Berry yung huling CCTV footage kung saan nakita si Skylar at doon nila pansin na walang footage na nagpapakitang sinundo ni na Sheila at Rachel itong si Skylar ng 11 p.m. sa may apartment nila. Nung mga panahon na ito, tumutulong si Sheila sa investigasyon at paghahanap kay Skylar. Minsan ay pupunta pa siya sa bahay ng mga niece at nakikitang umiiyak dun mismo sa kama ni Skylar. At mamimigay din siya ng mga missing posters sa kalye. Siya mismo yung nagtatanong sa mga magulang ni Skylar kung kumusta na yung lagay ng investigasyon. Pero pinayuhan ng mga pulis yung mga magulang na huwag magbigay ng detalye dito kay Sheila. Noong September 7, nakakuha ng electronic search warrant ang mga pulis at doon na nga kinumpiska yung cellphones netong sina Rachel at Sheila. Samantala, nagsisimulang kumalat ang chismis sa University High School na may kinalaman nga itong dalawa, sina Sheila at Rachel, sa pagkawala ni Skylar. Dalawang anonymous na Twitter account na may username na Josie Snyder at Mia Barr ang nag-follow dito kina Rachel at Sheila at nagsimulang mag-post ng mga cryptic tweets na mukhang patama dito sa dalawa. Noong October 10, pinost nitong si Mia Barr and I quote, Luke chapter 12 verse 2, nothing is covered up that will not be revealed or hidden that will not be known. Noong October 26, tinweet din nitong si Josie Snyder si Mia Barr, tagging at Mia Barr 8, bring pretty little liars down together. Hashtag promise to never leave you cold. Ngayon mukhang tinamaan si Sheila dito sa mga tweet na ito at nag-send din siya ng kanyang sariling tweet. No one on this earth can handle me and Rachel and if you think you can, you're wrong. Dito na din nagsimulang i-harass sina Sheila at Rachel sa kanilang school. Isang araw, pinepeste at hindi tinitigilan ng isang drama club member na si Daniel Hovater itong si Rachel dahil si Daniel ay dating kaibigan ni Skylar at nakatrabaho niya din to si Wendy's. Tinatanong niya parati si Rachel kung nasaan na ba at ano na nga ba talagang nangyari kay Skylar. Habang deadma si Sheila sa mga nangyayari at pangungulit nga ng mga tao sa kanilang eskwelahan, etong si Rachel ay nagsisimula ng ma-stress at ma-pressure sa mga nangyayari. Makikita siyang parating umiiyak sa kanilang school at
sa bahay naman, nagsisimula niya ng hiwain at sugatan ng kanyang sarili. Dito na din nagsimulang mapagalitan si Rachel dahil nga parati na itong umaabsent sa kanyang mga subjects. Noong December, nag-iba na naman ng kwento itong si Rachel kay Corporal Gaskins at sinabing hinatid nila si Skylar sa bahay ni Dylan Conaway at hindi dun sa apartment ng mga niece na una nilang nireport. Pero mukhang hindi ito na i-relay kay Sheila na nagsabi na hinatid naman nila si Skylar sa Blacksville. So, dahil sa panibagong kwento at conflicting statements ng dalawa, nagmukha na nga talaga silang kahina-hinala. Naging official na suspect na nga si Rachel at Sheila nang baguhin na naman nila ang kanilang kwento sa pangatlong beses at sinabing hinatid nila si Skylar sa Brave Bridge para dun mag-smoke ng marijuana. Tapos, nagtatakbo si Skylar at dun na hindi na nila nakita pa. Noong December 28, nagsosyo yung hiwalay na magulang ni Rachel na sina Patricia at Rusty para mabigyan ng emotional support ng anak. Sinabi ni Patricia na kunwari ay may sakit nga itong dati niyang asawa na si Rusty kaya dun muna siya maninirahan sa kanila. At imbis na makatulong ay mukhang dumagdag pa ito sa patong-patong na stress ni Rachel. Tumawag si Patricia sa 911 matapos magwala nitong si Rachel sa bahay nila na umabot sa point na sinasaktan na silang dalawa ni Rusty physically. Dinala si Rachel sa Chestnut Ridge Psychiatric Hospital kaya hindi ito nakadalo sa nakaschedule na FBI interrogation niya nung susunod na araw. Finally, on January 3, 2015, tuluyan na ngang nag-confess itong si Rachel kay Special Agent Rob Ambrosini at Corporal Gaskins na pinatay niya at ni Sheila si Skylar nung madaling araw nung July 6, 2012. Kinuwento ni Rachel na pinlano nila na dalhin si Skylar sa Morris Run Road para nga mag-smoke uli ng marijuana. Sinabi ni Sheila at Rachel na nakalimutan nga nilang dalhin yung lighter nila at dito na bumalik si Skylar ng kotse para kuhanin yung sarili niyang lighter. Pagtalikod ni Skylar, doon na nagsimulang magbilang ng up to 3 itong si Rachel at saka si Sheila. Tapos, nagsimula na silang pagsasaksakin itong si Skylar gamit ng kitchen knife. Nakapaglaban pa si Skylar, dito nga makukuha ni Rachel ang sugat niya sa kanyang ankle na nakita ni Patricia at nung kaibigan nitong si Kelly Kearns dun sa boating trip nila. Tuloy-tuloy lang daw ang pagsasaksak ni Sheila kay Skylar hanggang sa wala nang tunog na lumalabas mula sa lalamunan nito. Itinago ni Rachel at Sheila ang katawan ni Skylar sa ilalim ng mga batuhan at ng mga sanga dahil hindi sila makagawa ng hukay dahil masyadong matigas yung lupa dun sa pwestong yun. Matapos ng krimen, ay itinapon ni Rachel at Sheila lahat ng ebidensya gaya yung iPad ni Skylar, yung mga kutsilyo, at naglinis ng crime scene bago sila umuwi sa kani-kaniyang bahay. On January 16, nahanap na nga ni Corporal Gaskins ang katawan ni Skylar dun sa lugar na itinuro ni Rachel. Ayon sa postmortem examination dun sa bangkay ni Skylar, siya ay nagtamo ng mahigit sa 50 saksak. Noong May 1, 2013, naghain si Rachel ng guilty plea to second degree murder kung saan maaari siyang masentensyahan mula sa 20 hanggang sa 40 years na pagkakakulong. Sa parehong araw, inaresto na nga rin itong si Sheila sa Cracker Barrel kung saan siya ay naghahapunan kasama ang kanyang ina na si Tara. Si Sheila ay nakasuhan ng 1 count of kidnapping, 1 count of first degree murder at 1 count of conspiracy to commit murder. Nung una ay naghain si Sheila ng not guilty plea pero nung kumalaunan, nung January 28, 2014, naghain na ng guilty plea si Sheila for first degree murder. Si Rachel ay nasentensyahan ng 30 taong pagkakakulong na may possibility ng parole sa loob ng 10 taon. Samantalang si Sheila naman ay nahatulan ng life imprisonment na may posibilidad ng parole sa loob ng 15 years. Nung tinanong sila kung ano yung naging motibo nila sa pagpatay, ang nasabi lang ni Rachel ay, hindi na namin siya gustong maging kaibigan. Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangang umabot sa ganun? Kung hindi mo siya gustong maging kaibigan, sabihin mo o kaya i-block mo sa social media, prangkahin niyo siya. Pero,
Worth it bang mawala ng buhay dahil lang ayaw niya na siyang maging kaibigan? Worth it ba na makulong kayo dahil hindi niya siya gustong maging kaibigan? Dito na, naging usap-usapan ng marami na ang motibo marahil sa pagpatay kay Skylar ay ang nalalaman nitong lihim kina Rachel at kay Sheila. Di umano may relasyong namamagitan sa pagitan ni Rachel at Sheila, at nadiskubre ito ni Skylar noong gabi ng August 26, 2011 doon sa sleepover nila sa bahay ni Rachel. May mga nakapagsabi na may ebidensya daw gaya ng mga pictures na naghahalikan si Rachel at Sheila habang laseng noong gabing yon. At meron din daw ebidensya na may naganap na mga sexual activities sa pagitan ni Rachel at ni Sheila na didiscovery nga ni Skylar. At mas lalong lumakas ang hinala sa teoryang ito matapos mabalitaan na ikinasal na daw di umano itong si Rachel sa isang babaeng kakosa niya sa preso. Pero walang masyadong report at walang makakapagpatunay kung nangyari ba talaga ang kasalang ito. Dahil sa naging krimeng ito, nagkaroon ng panukala na tatawaging Skylar's Law kung saan imumodify yung Amber Alert sa West Virginia. Kung saan makakapag-issue na ng Amber Alert para sa nawawalang bata o teenager kahit na hindi kidnapping yung hinihinalang dahilan ng pagkawala ng bata. At ito ay tuluyan na ngang maisasabatas sa May 2013. At dyan na nga nagtatapos ang karumal-dumal at nakakatakot na true crime story na ito. For me, sobrang nakakatakot at unbelievable na itong case na to kasi nung time na in-announce ng mga pulis na nakita na nga yung bangkay ni Skylar, eh nagawa pang mag-tweet netong si Sheila ng picture nila ni Skylar na sinasabing nami-miss niya yung kanyang best friend. Kahit na alam naman nila ni Rachel na silang dalawa ang pumatay dito kay Skylar. At saka yung fact na nung time na to, halos 16 years old pa lang sila. Sobrang bata para makagawa ng ganong grabing karumal-duman na krimen. Ang sabi pa ni Mary Nice na nanay nga nitong si Skylar ay sa sobrang close ng dalawa, si Sheila at Skylar, hindi na kailangan kumatok pa ni Sheila dun sa bahay ng mga niece kapag pupunta siya. Pati noong time na nawawala pa si Skylar, eh personally, tumutulong pa nga itong si Sheila dun sa investigasyon at kinocomfort niya pa yung mga magulang ng batang pinatay niya. So ayun, anong masasabi niyo sa kasong to? Please feel free to share kung ano yung inyong saloobin. At kung meron din kayong case suggestions, paki-comment down na lang sa comment section below. Salamat guys sa pakikinig sa isa pang panibagong true crime. If you like this video, please don't forget to press the thumbs up button. Please share sa inyong mga kaibigan and subscribe kayo sa aking channel. So, uulitin!